Hello everybody and welcome back to my vlog. Ayan, nandito na naman ang dentistang gala. And this time, ipapasyal ko kayo sa Ilagan City, Isabela. Titingnan natin, papasyalan natin ang Norte this time. Yan, kasi ang aking classmate ay Mayor Jan. Ayun, makikita ninyo si Mayor J.D. Yes, at sa kanyang imbitasyon, tayo ay mamamasyal at pupuntahan natin ang mga magandang tourist spot sa Ilagan. Ayan, ito nga ang una naming pinuntahan. At may cable car pa talaga. Ito ang tinatawag agad nila na Ilagan Sanctuary. Ito ay kabubukas lang muli, binuksan nila uli just recently, mga 2 weeks ago. Kasi nga ito ay napinsala ng malaking bagyo. Kaya pansamantala itong naisara at ni-renovate ni Mayor Diaz para muling mapaganda at muling pasyalan ng mga tao. Sobrang laki ng sanctuary na ito talaga at nakukulang ang isang araw para maikot mo. Yan nga, buti nga may mga sasakyan eh. Motorized vehicle, electric vehicles yan. Nasinakyan namin para maikot namin ang buong sanctuary para hindi naman kami mapagod. Actually, ang mga kasama ko dyan ay mga classmate ko sa College of Dentistry. Mga kaklase ni Mayor J. Diaz, Batch 87. So, tuwan-tuwa kami nung kami kanyang in-invite at gusto niya raw ipakita yung kanyang newly renovated Ilagan Sanctuary. Ayan, kung inyong mapapansin, punong-puno ito ng mga pang-come-on sa mga turista. Ayan, bukod sa may parang Burnham, ano siya, na pwede kayong mag-paddle-paddle. Ayan, meron din siyang ano yung tawag dito, cable car. Yan, pwede rin kayong mag ito naman ay ano na ito, ay ito naman yung una namin pinuntahan niya, naisingit lang ito yung kay Queen Isabella. Yan, ang Isabella province ay ipinangalan kay Queen Isabella, kaya yan ginagyan siya ng ribulto at plaza diyan sa may Ilagan Isabela para magsilbing alaala kung kanino ipinangalan ang Isabela, province of Isabela. So ayan, diyan din sa Ilagan matatagpuan natin ang Japanese Tunnel. Ito ay pinagpugaran ng mga Hapon during the World War II. So marami silang nahukay dyan ng mga items. So back dito sa Ilagan Sanctuary, ayan na yung part naman na kung gusto nyong mag-swimming for the day, yan available yung mga swimming pool na yan. So ayan, meron din ayan, tawag dyan at yung ayang iwarin mga cart. Mag-i-enjoy talaga ang mga bata at matatanda dito dahil marami ino-offer na pwedeng gawin para hindi mahilip ang mga dadalaw dito sa sanctuary. So yan, bukod sa mga facilities, meron din silang mini zoo. So ayan nga, oh, ayan ang mga buwaya, Philippine crocodile, meron din sila niya. At ayan, natakot ako kasi sobrang laki ng ahas. Ayoko, sabi ko, ayoko. Ibinalik ko kagad kasi nanginginig ako eh. Natakot talaga ako. Ayan o, kasi ang lalaki. Pero no, ang lalaki yan. Galing daw yan sa Sierra Madre. Nahuli nila at inilagaan. At yan, iba dyan na nga lumaki eh. Makikita mong very healthy sila kasi skin nila oh. Bagong palit, makintab. Thank you.
Ayan, yung Tiger Cup, si Tom. So yan, marami rin siyang mga alagang mga ibon. Yan. Malalaki na rin yung ibang mga ibon dyan. Merong agila, may owl, merong mga samut-sari, iba-iba. Ito, hindi ko na alam kung anong pangalan ng itong ibon na to. Pero ang cute-cute nila at ang gaganda. Yan. So kung kayo ay may panahon at ngayon ay summer na, gusto nyo makapunta sa ibang lugar naman at pumasyal sa norte, pwede nyong pasyalan ang Ilagan Sanctuary dito mismo sa Ilagan City. At talaga namang mag-enjoy kayo sa makikita ninyo. Yan. Kaya yan na nga yung buong batch 87 namin. Nagpapasalamat kay Mayor Diaz sa kanyang invitation para sa aming pagbisita sa Ilagan Isabela. So that's it ha. Pasyalan ninyo ang Ilagan Isabela. Medyo malayo nga lang pero worth it pag pumunta kayo dito sa Isabela. Hindi kayo malayo.